Magandang araw sa lahat. Happy anniversary sa Anawi Mission. Ako po si Reverend Dionito Cabillas ng Iglesia Pilipina Independiente, isa sa mga opisyal ng Anawi Mission, ay magbabahagi sa inyo ng inabot mga karanasan ng Anawi Mission mula noong April 2023 hanggang ngayon. Bago ko po banggitin ang mga masabi naming accomplishments ng Anawi Mission, nais ko pong dalhin kayo sa pag-alaala sa vision, mission, goals ng Anawim Mission. At ito po yun, yung vision ng Anawim Mission. Anawim Mission, para sa mahihirap incorporated, envisions a community where there is harmony, unity, solidarity, peace, and fullness of life. Its mission is to live out an immersion, listening and encountering processes, building networking and organizing church people to help form the Anawim communities, gather and manage resources for the organization, and join in the Anawim struggle for social justice, care of creation, and just and lasting peace. The goals are as follows. Number one, launch and hold immersion, listening and encountering processes of church people. Number two, invite church people to be part of Anawi Mission as networks and or members. Number three, join and participate in the Anawim's emancipatory projects. Number four, encourage members and friends to support Anawi Mission, either moral, financial, and material resources. Anawi Mission engagement, meetings, plannings, and assessment. Awareness through fora, immersion, study reflection. Organizing, inviting church people to be member or network, and organizing basic ecclesial communities, which we hope to visit the communities in house-to-house approach. Humanitarian, we mobilize resources and assistance for the Anawim. And five, release statements and newsletters and other information for the communities and for the church people. So, our accomplishment starts on the anniversary of the Anawi Mission in 2023, the fifth anniversary. And we say, Anawi Mission declared that the celebration of the fifth founding anniversary was successful. The challenge is, how can the participants of that ecumenical gathering can share in their own ways or by joining in Anawi Mission as missionaries. In Anawi Missions, we emphasize meetings. Meetings are important. So, in the meetings, we discuss education and services for this year.
for the last year. So on May 16, 2023, we meet and discuss the June 28, 2023 Anawi missionaries training. And after the training, we hope and pray that those trained missionaries will apply the basics approach in community or basic ecclesial community organizing. Yun po ang kailangan na sa organizing, kailangan may house-to-house visit. Pinag-usapan din namin ang graduation ng daycare ng sangkap. Sangkap ay samahan ng mga magkakapitbahay sa Payatas at mayroon silang daycare program at sinusuportahan ng Anawi Mission. At noong July 12, 2023, nagkaroon ng graduation. Iba siya, kakaiba siya na program kung i-compare natin sa mga daycare ng barangay. Kasi dito sa sangkap, hindi lamang sila tinuturo o inaalagaan through feeding, kung hindi tinuturuan sila ng alternative na katulad ng alternative learning about sa paglago ng mga bata. Dito rin pinag-usapan namin yung ecumenical youth camp na ginawa noong July 28 to 30. At successful po ang youth camp na yon sa pamumuno ni Pastor Jack Alvarez at siyempre sa lahat ng mga nakiisa o sumusuporta at naging kabahagi ng youth camp na yon. Malayo-layo ang inabot kasi September 19 na kami nagka-meeting ulit. Nagkakaroon ng konting assessment sa mga nangyari sa nakaraan at nagplano din sa susunod na mga gawain. At sa September 19 na ito, isa sa mahalagang na pagkaisahan namin na magkakaroon ng medical dental mission na nischedule namin for February 2024. Pero kabahagi sa discussion namin ay yung Anawi Mission ay magiging co-sponsor ng book launching of Benito Quilois, si Ining at si Atlabuyo. Talat mga tula. At inanap yan October 19, 2023. Ito po ay kwento ng mga political prisoners na mga development workers na kinulong dahil sa gawa-gawang kaso, trump up charges, at mayroong libro tungkol doon sa kanilang buhay. At kabahagi din sa meeting na yon ay ang pagkakaroon ng assessment sa sangkap daycare na ginanap noong October 27, 2023. Ang assessment na to ay tumutukoy doon sa haba ng panahong ginagawa ng mga nanay, mga mothers ng Payatas, ng mga kasapi o mga opisyal at kasapi ng samahan ng Payatas, magkakapitbahay. At sa assessment na to, nakita na kailangang baguhin ang kanyang pamamaraan
sa pagbibigay, pag-aaral ng mga pag-alaga ng mga bata, daycare, na dati ay umaasa sa suporta, assistance support fund ng Redemptorist, na nakita natin na mas maganda na magsisimula doon sa mga sa community, sila ang magpasya kung paano patatakbuhin ang isang daycare at hindi aasa doon sa outside funding. Kung mayroong tutulong, yan ay bonus. Yan ay magandang magawa. Pero pangunahin pa, dapat self-reliant ang daycare ng sangkap sa Payatas. Kasunod ng meeting ay November 13 na at ito ay blended meeting. Dito, nagkaroon kami ng follow-up tungkol doon sa o updates tungkol doon sa plano ng medical dental mission. Pero dito na rin pinag-usapan namin yung magiging co-sponsor ang Anawi Mission sa Ecumenical Prayer for Just Peace in Palestine, sapagkat noong October 2023 nagkaroon, sumiklab yung bumbahan, yung gera sa Palestine. At tayo'y nananalangin para sa isang makatarungan na kapayapaan sa Palestine. Ang Anawi Mission ay co-sponsor po dyan. Pinangungunahan po ito ng Iglesia Pilipina Independiente, Diocese of Greater Manila at Diocese of Surigao. Kasama din po ang Ecumenical Bishops Forum at Manila Church People Ecumenical Fellowship. At dito, pinag-usapan din namin yung year-end gathering sa Payatas na successful naman. Noong December 15, nagkaroon ng gift-giving, nagkaroon din ng kasayahan bilang pasasalamat sa Diyos sa mga biyaya ng natanggap ng mga mamamayan kahit naghihirap pa rin tayo. So, yun ang year-end gathering na tinatawag din natin na Christmas gathering, December 15. So, ang kasunod na meeting ay February 1 na. At itong February 1, pagpaplano na rin sa o update sa medical dental mission at pagpaplano para sa anniversary, 6th anniversary sa April. At yan ay sa araw na ito. So, ang medical dental mission na nangyari noong February 9, 2024 ay isinagawa sa Sitio Anak Pawis, Barangay San Juan, Cainta, Rizal, in collaboration with Missionary Sisters of St. Charles Borromeo, St. Bernadette of Lourdes College, Carmel Care Foundation, Association of OFW and Families, Anak Pawis Community, Anak Pawis, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. Ang tulong mula din sa kay Dr. Tan Chuchong, kasamahan niyang mga licensed massage therapist, Religious Order of the Hospitalier, Brother of St. John of God sa Quiapo. At ito ang malaking papasalamat ang Anawi Mission sa lahat ng mga tumutulong. Yan ang dagdag na mga pictures na masabi nating successful. Kailangan lamang na
tuloy-tuloy lang ang ating pakipag-ugnayan sa community. At ang sunod na meeting ay April 1 na para sa pag-update na sa ating anniversary yung ginagawa ngayon. Maraming salamat sa nakikiisa, sumusuporta upang magtagumpay ang ating 6th year founding anniversary. Muli, magandang araw, mabuhay ang Anawim sa tulong ng Anawim Mission. Maraming salamat po.